cross your mind, we coming home. Yo, what's up mga besh, mga bay. Yon, so ngayon guys, nandito tayo ngayon sa vaccine center. And so located siya sa Samar National High School. Ayun, so dito po siya yung venue. So lahat ng mga taga-Katbalogan, so kung gusto niyo magpa-vaccine, nandito po sa Samar High. Ayun, so kung nakikita niyo maraming tao sa likod, yung nagpapila, pinipila po sila. So guys, kanina nagpalista ako at hiningi yung valid ID. So yung guys, kailangan natin ng valid ID para mailista tayo sa bakuna na ito. So yung first vaccine na ito is SINOVAC. Ayun, so yun yung first vaccine na ipapaturok natin sa atin sa atin. Ayun, so and so yun, so and so guys, please like and subscribe to my YouTube channel. And kung hindi ka pa naka-subscribe, please follow and subscribe my YouTube channel para lahat ng videos ko updated tayong lahat dyan. And so guys, stay tuned in. Ayun, so guys, ngayon yung mga priority for vaccine ngayon, yung A1, A2, pati A3. So yung A1 pala guys, yun yung mga senior. So priority sila. At yung A2, yun yung mga health workers natin, yung mga frontliners natin. So yun yung binabaksinan nila ngayon. At yung A3 naman, yun yung mga may mga dinaramdam. Like may asthmatic, hypertension, kahit anong mga sakit. So yung A4 naman, hindi sila ngayon priority. Yun yung mga teachers natin, no? Hindi sila priority ngayon kasi mas inuuna natin. Kasi yung teachers, guys, hindi naman sila nagre-report palagi. So yung mga inuuna natin talaga yung mga mas kailangan. Yung A1, A2, A3. At ayun. So guys, at yung requirements po for vaccine, hindi po siya ganong marami. So one valid ID lang. Yun lang yung kailangan. And then pwede ka na magpalista dito sa vaccine center. Nandito siya sa Samar High, no, located no sa Bartolome Street. Ayun, so guys, ayun guys, medyo scary no sa first dose na ituturok sa atin, no? Ito yung SINOVAC. Syempre marami tayong naririnig ng mga balita na may mga negative, may positive effect sa katawan, pero guys, kasi yung government natin nag-spend sila ng billion, no, para lang sa bakuna na ito para sa mga Pilipino, no. Hindi naman sila magsasayang ng napakalaking pera kung hindi talaga effective sa mga tao. So kailangan natin subukan pa rin kahit na nakakatakot. Siyempre ako, bilang frontliner sa barangay, medyo scary kasi, pero dahil nga sa frontliner tayo, kailangan natin subukan to para mas maging safe tayo sa may pangontra tayo sa mga virus na yan. Guys, nakakuha na kami ng form. Ito po yung form. Nakakuha na namin. So, nagantay lang kami mga 10 minutes. Nakakuha na agad namin yung form. Thank you.
muna. So guys, napakunaan na kami. Low please, listen. Parang kagat lang ng langgam. Labe. Ay, apa, may ginusun pera alas.